Yeah, sound check. 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 Let's go. Taga Imus, Cavite ako. Bohol, Iloilo. Taga Zamboanga ako nakatira. Quezon City. San Bali, Parañaque. Alabang. Binangonan ng Rizal. Las Piñas. Taga Australia. First time ko manood. Yung last na event, nandito ako. Pangalawang nood ko pa lang ito ng live. Pangatlong nood ko na. Pangapat ko na. Panglima na eh. Ngayong taon, ano, perfect attendance. So, isa talaga sa plano ko yung manood ng FlipTop. Para kaya ako umuwi dito ng Pilipinas. Pinangarap ko talaga na support ka talaga ako pag live. Iba kasi yung pakiramdam pag nasa live ka eh. Maganda yung ano, yung impact ng live. It's the best. Daman-dama mo yung mga bitaw ng mga bara eh. Alam mo yung parang nanonood ng concert. Zoning 15 event. Nakakagulat din kasi hindi ko in-expect na babattle ako. Nagulat talaga ako kasi dalawang linggong preparation na lang. Ako hindi ko in-expect talaga na may zoning pa eh. Seasoning naman tayo ng wala tayong event ng November eh, di ba? Yung buong November handa na papuntang Aon pero hindi pa pala, meron pa palang isang event. Parang yun nga, sinasabi na come before the storm. Tingko, yun nga, marami rin mga ibang lalaban dito sa lineup ng zoning na kumbaga ano eh, kailangan siya eh, bago mag-ahon. Kasi ano eh, kung pansin niyo yung mga ibang MC dyan na napaka-deserving naman, naka-isang battle pa lang ngayong taon, kailangan talaga ng isang battle event bago tayo tumuloy na mismo sa ahon talaga, no? The calm before the storm. Calm before the storm, ika nga, pero malulupit yung lineup eh. Ayun, malakas yung lineup pare. Mostly, hindi sila mga crowd favorite, pero kung titignan mo, sobrang lalakas naman talaga ng mga kargada ng mga MC na nasa lineup. Magiging maganda yung mga bakbakan ngayon kasi puro ano eh, puro mga gutom to eh, galing sa pahinga. Fitting lang yung pangalan na zoning kasi parang pinaglalabanan namin dito yung lugar o posisyon namin dito sa liga. At magandang belo rin to, kung ako man lalaban sa ahon, gusto ko makalaban muna ako sa FlipTop. Nakasaksi kayo lahat ngayong gabi ng pinaka pagsimula ng FlipTop sa pamamagitan ng pit style kung tawagin, no? Mas intimate, mas para sa inyo pa rin, katabi niyo na ako dyan mamaya. Enjoy pa rin natin yung mga battles na to. Hindi ko na masyado papapain pa. FlipTop game! Arma mula Iloilo represent versus Only Sun, Tagum City represent naman. Si Arma meron siyang ano eh, yung strengths niya masasabi ko conviction, delivery in terms of ano, volume. Pero siguro pwede pa niyang ano, i-improve yung flow, pwede niya rin i-improve yung content. Si Only Sun naman, mas content talaga, solid naman yung construction niya ng ano, ng mga technical na linya, solid din yung humor niya, nakakatawa. Ang kulang naman niya, siguro ang pwede niyang i-improve is yung delivery, no? So sa isang banda may pagka-style clash, yung strength ng isa hindi strength ng kabila, minsan may matchmaking na ganun. Para kung gusto mo talaga makita mag-improve yung mga MCs, ito yung mga ganitong laban yung sana may napupulot sila sa isa't isa, at pareho silang gumaling at pareho pa maging deserving lalo ng attention at suporta nyo. Susunod naman, K-Ram versus Pen Pluma. Pen, aggressive style, very ano, Cebuano represent din. Mga references niya, mga pananaw niya, o mga pinaglalaban niya, o pinanggalingan niya. Kung pinaghandaan niya rin yung humor ni K-Ram, baka subukan niya rin sabayan. Kung makapag ano, larong alas ulit tong si K-Ram, sa totoo lang, pagdating sa, ano, sa sulat, sa structure, sa humor, sa teknikalan, at kaya niya yun lahat, napaka well-rounded niya. Ayun, kung larong alas si K-Ram, medyo solid to. Batang Rebelde versus Prince Rhyme. Batang Rebelde, man, isa sa pinaka ano, matibay at consistent na veterano. Nag-evolve lagi yung style niya. Lagi siyang may sinusubukang bago. Lagi siyang may hinahabol na gawin. At makikita mo, nandun yung dedikasyon niya, pati yung passion niya para habulin yung mga gusto niyang gawing adjustment kada laban. Si Prince Rhyme naman,
pucha, isa sa mga solidong run ngayong taon. Kung tuusin, halos daig pa niya yung mga sumali sa isa buhay. Eh. Ilang laban na si Prince Rem ngayon? Parang panlima na ata to, panlima o pang-anim. Pero para sa akin, gusto ko talagang bigyan siya ng bigyan ng chance kasi napatunayan ni Prince Rhyme na hindi chamba yung ano yung resurgence niya. Sobrang well-rounded din nito. Magpapagalingan sila pareho ni Batang Rebelde sa pagiging well-rounded. Sobrang well-rounded as makikita natin sino yung ano, sino yung mas mananaig talaga dito, aling strategy, aling diskarte yung ubra. Sobrang na-excite ako sa pit style, nakatatlong laban na, and sobrang immersed yung tao sa parang roots ng battle rap na hindi siya stage. Yung pantay-pantay kayo, mas dama mo yung presensya, yung hype ng battle. Next naman, si Mastafit versus Plaridel. Mastafit, men, isa sa nakakatuwang pag-angat ng MC mula quarantine battles hanggang sa live. At tingin ko, yung style niya, parang isa siya sa mga lisensyado sa ganung style. At tingin ko maraming nakaka-appreciate sa pagiging ganun niya. Tulad ng maraming malulupit na MC kapag larong alas, kaya man taon. Ang tanong na lang is kung ito ba yung araw niya o hindi. Si Plaridel, men, kita niyo rin naman mula sa run niya last year. Isa sa rising stars ng Mindanao Division. Masasabi natin rising stars kasi talagang ano eh, kakaiba yung mga nabubuo niyang linya. Sinusubukan niyang gawin talaga na pagdating sa structures niya, sa punchlines niya, yung wordplay niya, marami siyang no-wordplay na hindi pa naiisip ng iba na napaka-simple, napaka-effective, tas ang galing. Style clash to, obviously, Mastafit, Plaridel, yung isa mas komedyante o komedyante talaga, si Plaridel, hindi magpapatawa yan. Gagalingan niya lang, tatalasan niya lang yung, ano, yung sulat niya. At tingnan natin kung sino mananaig dito. Jay Black, Isa Buhay 2021 champion versus Marshall Bonifacio. Si Jay Black, nakita niyo naman, sayang yung 2021-2020 Isa Buhay Battle of the Champions. Hindi niya nabigyan ng ado, tamang paghanda yun. Ganon din si Marshall sa huling laban niya. Pero ngayon, ito siguro yung magiging pagkakataon nilang pareho makabawi. At Marshall Bonifacio, syempre mas ano, mas technical, sobrang technical na battle style, technical at epektibo. Jay Black naman, sobrang lakas na conviction, kaya ring mag-comedy, kaya ring mag-technicalan. Semi-style clash to. Tapos parehong Visayas Mindanao represent, kaya ayan, nandito sila sa Maynila para sa inyo. Puro solid talaga yung ano eh, yung mga matchup eh, halos dikit lang lahat. Saka lalong-lalo na kay Plaridel saka kay Mastafit. Talagang style clash, sobrang style clash noon. Tapos abangan niyo yung pagbabalik ni ano, Marshall Bonifacio, yon solid. Lip Cram versus J King. Sa akin lang is nagkamali man si ano, nagkamali man si Lip. Hindi naman ibig sabihin noon is automatically naging banu siya, 'di ba? Kaya tingin ko maaasahan niyo at lalo-lalo kung nasusundan niyo yung nakaraang battle niya doon sa Pulo Battle League. Makikita nyo kung ano rin siya kapag ano, kapag handa at desidido. Si J King naman, syempre, ito, men, gutom na gutom to. Galing siyang first return battle niya nung nakaraan. Syempre, medyo pagpagkalawang onti doon. Tingin ko, dahil alam niya kung ano yung kayang gawin ni Lip, hindi siya magpapatalo doon. Tingin ko, maraming magugulat sa laban mamaya. At sana magulat kayo, at sana magulat kayo para sa mabuting dahilan. At yung huling laban, surprise freestyle battle. Surprise nga eh. Kaya, ayun. Matik naman yan, huhugot yan ng malalakas na freestylers. Tingin ko sina Slakwan, sina M-Site. Pwedeng si Saito, pwedeng si Slakwan. Babasa na ako din. Ang tingin ko, si C9, tsaka si M-Site. Baka nandito din si Saito. Si Saito versus Saito. Saito versus Saito. Yung Saito versus Saito eh, pero... Yung sa poster kasi parang dalawang Saito siya eh. Tingin ko Saito yan. Saito. Basta, surprise. Kaya
Pagkatapos ng Zoning 15, alam nyo na, susunod na event na parating, which is Ahon. Two-day event, third weekend of December. Abangan nyo yan. Kita-kits doon, tangay na, abangan nyo. Yan lang masasabi ko. Ayun, yung mga walang tiwala sa akin hanggang ngayon, madisappoint lang kayo na madisappoint habang buhay ko kayo ipapahiya. Pangalawang beses ko na sa isa buhay, so tingin ko dapat kunin ko to. Sinasabi ko to sa harapan ni Luxuria kung, ayan, tulad niyan, hindi nyo nakikita na nasa likod ko si Luxuria. Ayun yung mga ano ng live. Nakita ba? Yun.